nangyari doon sa waiter na pinahiran ng cake. Nangyari nung yan sa akin nung ako ay magtrabaho sa isang restaurant. Talaga? Ay, birthday ho na isang customer. Galit na galit sa akin. Ako napagbalingan. Sabi sa akin, halika nga, bumarmi ka nga. Bakit ganta ka ng aking order? Hanggang ngayon, hindi pa dumarating ang in-order ko sa inyo. Ilan pa ang cook dito? Sinagot ko naman ho. Sabi ko, ma'am, pasensya na ho kayo. Wala hong cook dito, eh, Pepsi lang. Tinan pa sa akin yung cake. Kaya na pa kami! Ay, wala pa rin! Mama Manoy, Tito Ojit, tutol din na naman ay napapag-usapan ninyo yung respeto. Ako'y nanulungkot. Bakit? Aba, grabe na ang mga kabataan ngayon. Abay, ano mangyari? Ay, sadyang walang mga respeto. Sadyang mga walang respeto. Abay, yung ganun nung linggo, nasa loob kami ng simbahan. Dahil sumimba. Abay, pagkatapos ko ng misa, edi ako'y nagpunta na doon sa tirika ng kandila. Ah, dumiretso pa doon. At ako'y magtutulos. At ako'y magdadasal. Abay, yung isang binata, kumuha ng sigarilyo. Isinindi doon ang sigarilyo sa kandila. Abay, napakabas to. Nagulat ako. Abay, sa sobrang gulat ko, nabitawan ko tuloy yung bote ng Red Horse. Hindi mo naman kamukha si Bangs Garcia. Mas maganda ngayon daw sa akin, pero. Di ba? Everything happens for a reason. Di ba? May natutunan ako. Hindi pala bagay sa akin ang bag. Ayan o, mas malinaw ang mukha mo. Maliwanag. Ay naku, Mama Lloyd, Tito OG. Nakarelate naman ako sa kwento ni Ate Bai. Yun nga na ang kaibahan ng kay Ate Bai. May mga surrogacy sa surrogacy na iyan. Eh, akin ay luma pa. Ah, so, lumang proseso. Dahil ang tatay, isang araw na ko po, pagkakulit-kulit. Paulit-ulit na lamang ang pagsasalita sa akin. Nang ano? Na mag-anak daw ako. Ha? Mag-anak? Hindi, ang dami mo lang inaanak sa binyaga. Anak mo sa binya. Yan ang pangalang voice note eh. Yung tunay na anak. Pinipilit ako na parang may magdala ng epilido namin. Ay, ayaw ko nga. At hindi nga pwede. Ay, galit na galit ang tatay. Kailangan ako mag-anak para doon may mag-alaga sa pagtanda. Sabi ko, ay tatay, eh hindi ko makakaya. Talaga ko ay nadidiri. Hindi ko kaya makipag-sex na babae. Talaga naman hindi natin. Pinipilit talaga ako ng tatay. O, tapos. Kailangan mag-anak ka. Kailangan mag-anak ka. Pinipressure ka talaga. Sabi ko, tatay, huwag niyo naman akong pinipressure. Hindi ko talaga kaya. Ang sabi ng tatay, Diyosa, ano ka naman pinipressure kita? Dahil kung alam mo lamang kung gaano ako pinipressure ng lolo mo noon. Kung hindi dahil sa kanya, kung hindi ako pinipressure, hindi ka mabubuod dito sa mundo! So, pating ang tatay mo? True! Ayun ang mga sinasabi ko. Pero hindi natin pinagtatawanan ng mga LGBTQ1. Natatawa po kami sa kwento ni Josa. At nakarami pa ang tatay. Ako naman hindi ako pinag-enjoy. Sure. Pero na-enjoy.
So walang pressure. Oh, diba? Naku, Mama Lloyd, dito OG. Buti pa si Coco Martin. Nakita niya na kanyang the right one. Yeah. Matala ko hanggang ngayon ay hinahanap ko pa rin. Talaga? Oo. Paano naman Mama Lloyd, dito OG, nung panahon ng Nokia, yung mga tek-teklaan. Hindi mo pa nakikita ang mga mukha na puro kayo tek-teklaan. Ayun, akala ko siya na yung right one ko, yung aking katel. Dahil nagkapalagay yung loob na kami. Sa text lang, hindi pa kayo nagkikita noon? Siyempre. Tapos nagpalagayan na kami ng loob, na nagsasabihan na kami ng mga problema, ng mga pangarap namin sa buhay. Sabi ko, ikaw na talaga ang aking right one. At sino naman sa akin? Ayun, sa akin parang nararamdaman ko, ikaw na din ang aking right one. Kaya mabuti pa siguro tayo ay magkita sa recto. Sa may isitan. Kakain doon kami doon sa may food court. Sabi ko, ay, taga muna, paano natin may kilala ang sarili natin? Sabi ko, ay, ako, may bangs ng kaunti, tapos maliit ang buhok. Tapos, nakadilaw akong blouse ng damit. Sa papanahon na yun, ganyan na isura mo? Oo. Sabi ko, maganda ako. At ang aking labi ay pulang-pula, malaking aking bibig. Sabi ko, paano naman kita makikilala? Sabi niya, eh, siyempre, may itsura din naman ako, gapo din naman ako, basta ako ay naka-green na polo. Green na polo. Ayun na nga, dito, OG. Mama Lloyd, magkikita na kami sa isitan. At may food court. Siyempre, naka-dilaw akong damit. Dali ang pagkakilala sa akin eh. Tapos hinahanap ko na yung lalaki, yung aking katagpo. Kaso wala akong masyadong makita lalaki naka-green. Abang may nakita ako, ina, Diyos ko po, sobrang gwapong lalaki. Nasa may gilid ng halaman. Ayun nga, hindi nilapitan ko na. Total, wala din naman yung kausap ko. Kininjan ka. Pinuntahan ko na. Sabi ko sa lalaki, hi, ako si Joseph Popo. May kasama ka ba? O may hinihintay? Sumagot yung lalaki. Ha? Wala naman akong hinihintay eh. At saka hindi naman ako naka-green. Akala ko dito, OG siya. Akala ko siya na parang pinagtataguan pala ako. Siya na nga dapat yun. Nakita ka eh. Diyos ko, ganun na nangyari kay Butubumbong, di ba? Oo nga, Diyos ko. Ay naman, speaking of the right one na iyan. Again? Nalaman? May naalala ko. Yung akin yung right one din, si Butubumbong. Sabi, sige nga, kung mahal mo ako, patunayan mo nga. Sabi niya, I love you very much. And you should be proud. Dahil sa limang sinabi ako ng I love you, ikaw lamang ang may very much. Pero hindi siya sa'yo napunta. Diba? Siguro yung sinabihan niya, I love you so much. Baka I love you very, very much naman yung sasama. Or very, very much. Hindi happy na lang akin sa akin kayo naman. Kasi naman, 3-0 lang yung binigay niya. I love you lang yun. Dapat I love you very much. 500 dapat. Yung pala yun. Pero kanina, Tito OG, grabe, mas nakakaiyak yung nakita ko. Ano? Nabanggaan kanina ng dalawang jeep. Nagbanggaan ng dalawang jeep kanina? Sa harap ng aming bahay. Tapos? Naku, Tito OG, talaga ang dami nasaktan. Yung mga pinamili ng mga pasahero talaga namang talsikan, Tito OG. Tapos yung isang pasahero, grabe, napaiyak ako, Tito OG. Dahan-dahan gumapang sa driver. Sabi niya, siyempre, sugatan niya. Parang driver. Talagang pilit inaabot yung balikat ng driver. Naabot naman. Paano yung driver? Siyempre, ang driver sugatan din. Bakit ka na? Sabi ng pasero, paano yung driver? Sukli po ng 20. Grabe, mas lalo ako napaibig. Ganon kasi yung mga kanta ni Moira. Grabe yung hugot.
tayo sa'yo. Yun talaga yung concern niya. Diyos ko, wala kakaloka. Alam mo, tuklay pa doon. Alam mo, sasuot mo yung parang kang taong ex. O, di ba parang siyang ex sa Darin? Oo, oh, tapos nakagreen pa siya. Oh. Tapos natapos ang Darin, hindi man ako natawag. Oo nga. Pero dito, OG, yung tatay ko ha, ang tapos sa nanay ko nung dalaga, Darina. Huh? Talaga? Oo, dahil kasi sexy daw ng nanay ko si Darina. Wow. Pero ngayon mag-asawa na sila, Tito OG. Siyempre, oh, ang inay ng anak na, sampu kami. Siyempre, lumapad na ang katawan ng inay. Oh. Pero Darina pa rin ba ang tawag ng tatay mo sa kanya? Parang gayon ho, parang katunog. Ah, katunog? Ay, Darina? Hindi ho. Ano? Darina. Anong Darina? Darina, dahil kasi lapad na ng pinto ang inay. Pero alam mo, yung ganung lapat, Diyos ko, dahil pinagdaanan nun. Oh, yung hirap sa inyo, Diyosa. Kaya nga. Kaya nga, Doina. Kaya nga, superhero ang ina. Doina. Baklang bakla. Nakakatuwa naman. Talaga nababasa ko na excellent ang mga performance, tapos highest rating, perfect score sila, at tataas ng grade. Ginagrade na ng mga manonood ng mga netizen. Yung acting nila sa mata, yung acting. Parang ako ng elementary, Tito OG. Tumatuwa ako dahil nakakuha ako ng 95. Wow. Kaya tapos ko kayo, inay! Inay, nakakuha ako ng 95! Sabi ng inay, anak, saka nakakuha ng 95? Sa English? Inay, hindi! Sa math? Inay, hindi! Ah, alam ko na. Sa science. Inay, hindi. Sa music. Ay? Ah, ang galing naman ang anak ko. Ang galing naman ni Rosa. Kaya nga, inay, kumanta ako. Pagkakanta ko, tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan. 95, you're a great singer! Joke! Alam ka na sa class. Ay, saan na umaha ako na grade 95? Diyos ko, yung hinahinga. Kalawa naman niya, Tito OG. Bakit? Eh, pinikukumpara kayo ni Tito Boy. Para kayo mga manok na pinagsasabong. O, hindi naman. Eh, naalala ko lang. Kukupain kita dyan. Oo, tapos. Eh, naalala ko, Tito OG, nung mga bata kami. O, eh, pinagsabong din kami ng kalaro kong bakla. Bata kami. Oh, sino nagpasabong sa inyo? Aba, yung tatay. Oh, ang tatay mo. Oh, tapos yung tatay din ang kalaro kong bakla. Oh. Sabi, eh sige, pagbuno yung braso natin ng mga anak natin. Pagbuno yung braso? Oo, oh, kami dalawang bakla. Oh. Okay? Tapos, syempre nagkatuwaan ang mga kumpara nila. Oh. Aba, nagpustahan. Oh. Oh, pinagpustahan kami. 5,000 ang pustahan kada isang tao. Oh. Oh, ayan ang simula ng pagbuno ng braso namin. Oh. Hanggang 3 rounds. Oh. Alam niyo ang ending? Oh. Ako ang nanalo! Wow! Hindi naman kami nagugulat, Josa. Pakita mo naman niya. Akala niya, matatalo niya ako. Oh. Eh, di nagsisigawan na lahat. Oh. Tumang tumakbo sa tatay. Yapos-yapos mo tatay. Tatay! Tatay! Nanalo tayo! Oh. Tatay na may galit na galit. Oh. Limpik ang bata. Kapag may pinanalo ang laban, ayun tuloy! Talo ako! Dala ko pumasa sa kalaban! Hindi mo lang ako pinaporta, walang tiwala sa akin! Ayun, Tito OG, ito talagang pag-usapan din na ano makanina na malapit ang matapos yung pinapagawang studio ni Kuya Will. Oo! Eh, hindi ka nga ako, nasa build and sell kami. Oo! Nagpagawa kami ng ano, apat na pinto. Talaga? Taray, talaga magkakatabi yan. Oo. Ay, ang bongga. O, sandali, ilang bedrooms? Ilang square meters? Saka mo, anong bedroom at square meter yung pinatabi niyo? CR. Ilan na CR? Walang gayon, Tito. Ilang story? Ha? Ano sinasabi ninyo? Walang gayon. Ano? Di ba apat na pinto yung pinagawa niyo? O, kaya nga, apat na pinto lang pinagawa ko. Literal na pinto lang talaga. Gagakan? Kala ko apat na pinto ang apartment. Hindi tayo nagkakaintindihan. Ano yung ginang pagkasabi ko? Anong pagawa ko ng apat na pinto? Yun naman pala. Naka-inspire talaga yun, Mama Loy. Para hindi tayo iwan ng ating mga jowa. May ganung hugot si Diyos, ha? Last year! Last year! Last year nung February 14. May first year ka ba? Second year? Third year? Fourth year high school? Nagbalik-alindog din ako, Tito OG. Napasexy din ako. Eh, ba't pinagbalik ko
pa tumubog. Wala pa si puto pong bawal. Ah, wala pa. Pag-exit din ako, parang hindi ako iwan. Oh, tapos. Tapos ito na nga, sumapit na yung February 14, nag-date kami. Sabi ko kay boyfriend, baby, pwede mo nang gawin lahat sa akin ang gusto mong gawin. Taray. Yeah, sexy na kasi. Kaya nga. Ano yung ginawa niya? Kumuha siya ng tali. Ano ginawa sa tali? Iginapos niya ako ni Doji! Saan? Sa kama! Ay! Parang yung makagalaw. Ang wild! Kaya nga, tapos siya ng pampirin sa aking mata. Ay! Ipinirin niya ang aking mga mata. Ay! Parang 50 Shades of Grey! Oo, tapos, ayun, maya-maya. May kumalabog. Huh? Yung pinto! Talaga, sinara! Tapos, 2 days na ako nakatali sa kama. Ha? Bakit? Yung pala ang gusto niyang gawin sa akin, ang iwan ako. Wala nang hindi na siya nagpakita sa ako. Sabi mo kasi, gawin ko na sa gawin. Hindi mo nilino kasi. Ano? Hindi mo naalaala ko lang. Dapat pala hindi ako napasin. Ano?